Pinapakita ko lang siya bago siya itanim ulit sa lupa. Update guys, ang ating Cyclocosmeticity, ang ating Chinese hourglass trapdoor spider na si Maya, or mas kilala sa tawag na Oreo, ang may kakaibang pattern sa kanyang abdomen na parang weird, na parang alien. So, laki o, laki o. Andiyan na siya. Uy, baka patay na nga siya. Uy, malaw ka. Hala. Susubukan kong pakainin si Oreo today guys. Sana mag-take down si Oreo para okay naman ang update niya. I think January 2022 pa nung nilipat ko siya dito eh. So magdadalawang taon na siya next year dito. So ayun, dapat mag-take down ka. So eto guys, for the very first time, nakita kong nakatambi si Oreo sa labas ng kanyang lungga. Nung ano to, nung 8th of December, yung araw na pumunta si Tol Norin dito sa bahay. Napakaswerte lang guys, napakaswerte siguro ni Tol Norin. Lumabas si Oreo. Tingin ko kaya sa lumabas kasi binasak yung substrate niya kasi dry na. Tapos siguro eh, may napuntang konting tubig sa lungga niya at ayaw niyang nababasa. Kaya yan, lumabas siya, tumamba sa labas. Pero unfortunately, pagbukas ko na yung kanyang enclosure, eh, nagtago ulit siya. Dito mga tarantong cricket na ito. First attempt ng feeding ni Oreo. Yun lang ginawa niya. Kinapa niya lang yung prey, yung cricket. Tapos yung kanyang trapdoor, eh, hinila niya na pababa para hindi makapasok yung cricket siguro. Inaabot din niya ng mga siguro mga 3 minutes. Second attempt, ganun din guys, ginawa ni Oreo. I-slow mo ulit natin para masaya. So yan siya guys, oh, nakikiramdam lang. Third attempt, sinubukan niya nang i-grab yung cricket dito pero mintis yung dahon ang nakapaan niya. So dahil nainip na ako, eh, iniwan ko na yung cricket sa loob. Pero napaka liksi pa rin ng cricket, galaw ng galaw sa loob ng enclosure ni Oreo. Kaya ang ginawa ko, eh, pinulot ko yung cricket. Pulutin mo. Pulutin mo. Yan. Tapos, binagsak ko sa floor. Yan guys, fourth attempt. Walang nangyari. Dito sa fifth attempt guys, eh, nangapa ulit si Oreo. Kaya dito pa lang yung sure na akong mag-takedown siya. Kaya ang ginawa ko eh, yung cricket guys, suko na. Kasi napakahirap ng kuna ng takedown eh. So ang gagawin ko ngayon dito eh, itong cellphone clip holder. Naka-lock dito, tapos papatok ko lang yung cellphone dito. So itong takip na ito, alisin ko para makuna natin siya ng takedown. Tapos para sure na hindi siya makatakas, ito yung enclosure ng namatay nating Chromatophelma cyanopubescens. Itong glass lid na ito, eh, dito ko ilalagay sa taas, ganyan. Para hindi siya makatakas. Kasi hindi naman, huwag ka mabasag. Yan guys, nakapatong yung abo ni Stella. So hindi siya makatakas dito. So itong cricket nating pagod na, hindi pa nalapa, eh, iiwan ko dito sa malapit sa kanyang trapdoor. Kaya na lang guys. Kung kita niya, baon na baon yung trapdoor niya, o hinihila niya. So, at this point guys, eh, iniwanan ko na lang naka-record yung ating cellphone para makuha na natin ang takedown si Oreo. So, ayun, waiting game dito. Siguro yung mga 2 minutes bago nangyari ito. So, ayun guys, yung takedown ni Oreo. Napakaganda. Marutong yung tunog ng pag-takedown niya dito. Yun nga lang, hindi ko mailagay yung tunog kasi may background music kasi nagka-soundtrip ako habang hinihintay na mag-takedown si Oreo. Na-videohan natin. Silipin natin siya ha. Yung trapdoor niya ay bukas pa eh. Medyo bukas pa. Ayan yung kanyang trapdoor. Bukas pa. Pero hindi ko na siya istorbuhin. Sure na na-takedown na yung cricket na yun. So buhay na buhay na buhay si Oreo. So siguro mga isang buwan, dalawang buwan, or tatlong buwan, or higit pa bago kumain ulit si Oreo. Pero all good kasi nga kumain siya, buhay na buhay si Oreo guys. So yun, yan ang update ni Oreo ni Maya, ang ating Cyclocosmia rickety. Diba may design pa yung enclosure nyo? May ano, art ng poop. So yun guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Schizopelma TV.